ulit ang gamit ng stainless ay number 5. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo sa ito. Sa hindi pa alam kung paano itali ang stainless ay David. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano itali ito. Ayan. Ngayon po ay aking isi-shot sa butas. Tapos ayan. Tapos yun pa po. Shot mo ulit sa ano. Balik mo doon ulit sa butas ng pag-shot. Balik tatlong ikot po to, tatlong ikot, dalawang balik. Ayan po, naka isang ikot na tayo. Ngayon shoot na naman sa butas, dalawa, tapos ayan, tatlo, shoot na naman po. Tapos balik na naman po tayo, shoot na naman natin sa butas, isa, tapos, dalawa, ayan, shoot na naman. Tapos ngayon naman po, ayan, pangatlo. Na-shoot na natin sa pangatlo, nakadalawang ikot na tayo. Tapos, ikot na naman natin. Dito po, dito, ganyan. So, ayan. Lock. Lock na. Dalawang ikot na ganyan, tapos shoot na naman natin dito. Sa butas, shoot. Sa ilalim tayo ng galing. Tapos pagka-shoot natin, tali naman natin ganyan. Ayan. Ikot natin ng isang bisis, lock natin isang bisis. Ayan. Tapos ibalik na naman natin ang shoot sa butas. Yun po ay pinakalas na na shoot sa butas. Ngayon po, ilock na natin ng madaming lock. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ayan, sampung ikot po. Sampung ikot pag lock. Bali, ito po yan. Yan po ang pinakamatibay kong tali sa stainless, ano, sa lock bolt. Hindi po basta-basta malagot yan. Maliban na lang kapag ang stainless ay gumalon. Ayan, gumalon at humigit yan. Tulad po ng ganyan. Kapag gumanyan yan, ayan. Mapuputol po yan dito. Pero pagdating dito, hindi po yan dito mapuputol. So ganito po yung mapuputol. Pag yung umikot-ikot na yung liwit-liwit. Kapag gumano na po ang stainless, yan, gumanyan yung stainless. Kasi pag dinadaway po ng isda yan, nagaganyan yan, paminsan yan, gumaganyan. Madali lang po yan. Ganito rin lang po. Tuwid-tuwidin lang po. Ayan, ano po na yan. Kasi pag hindi po tinuwid yan, kapag ilawi na isda yan at tumakbo yung isda, magaganyan-ganyan yung stainless, mag-spring, mapuputol po itong pamain na liwit. Yun po ang tanto niya. Pero pagdating dito sa tali na to, hindi po basta-basta malagot yan. Malasugi po na 50 kilos ang nahuli ko. Ganyan po ang pagtali ko sa aking pamain na pangbulyasan sa kristalit. Papakita ko sa inyo mamaya. Po, tapos na po sa liwit-liwit na pagtali. Ayun na. Ito. Medyo makalawang lang yung ginamit yung kawil. Ngayon, dito naman tayo sa panlalaigi. Sa pagtali ng stainless, ano, dito masyado makikita nyo talaga to. Ganon din, ikot din ganon. Ayan. So, ayan. Shoot ko din. Dalawa. Tatlong ikot, tatlong kuot, dalawang ikot pala kawel. Ayan, babalik naman natin yun. Isa, dalawa, so ayan, tatlo. Ayan, ganun pa rin. Ayan na.
dito sinalim ang lock. Ayan. Yan na, i-ano na natin. I-lock natin. Ayan. Suot na naman, suot. Ayan, sinuot natin dito sa lalim. Ayan. Stainless. Tapos lock. Lock natin. Tapos balik na naman natin ulit para maganda pagka-lock. Lock mo na naman. Yan, diretso na pag-lock niyan. Yan, diretso na pag-lock niyan. Ayan. Yan. Yan po. Tapos ito po, so ayan po, nalock na natin dyan. Ito, buhagahin po natin ang gagawin natin ang stainless. Kailangan tanggal na natin sa kanya yung kaludin. Para maayos natin ang lock at hindi maka sa kamay. So ayan, nabuhagag natin. Ipiting ko na lungnos tong isang dulo. Tapos ikot. Ikutin po yung ganoon, ikot. Dalawang ikot. Ayan, tapos utol. Ayan, utol. Ganoon naman din po. Ilak na naman natin to. Hanggang sa matapos siya. Maganda po kasi yung ganito at hindi siya, ano, hindi siya makakasugat sa kamay. Pag binahagag natin. Kahit anong gawin mong ganyan, hindi kayo masugat o. Pero kapag diniretso po natin ang putong ito, pag ilan niya mo, sugat yung kamay mo. Pero ito, ayan, buhagahin mo lang yung pagkalubi niya, tali ang ganyan. Ayan. Ikot-ikot. Ayan. Para maganda po ang ano ng pagtali. Yan. Kahit ganyan din po yan, hindi ka masugat dyan. Yan. Ikit na ikit po yan. Oh. Ang pagtali niya. Kahit pa po na umalas kayo magdawid dito. Basta-basta lang lang ito kasi magandang pagkatali. Okay. Tunungan po tayo sa ano. Kung paano mag-asimbol ng pagbugyasan. Pag-asimbol at pagtali sa kami. Napakita ko po sa inyo ang pamahing ko sa pagbugyasan. Ito po ang nahuli ko po dito pag yung buwan ng January, ganyan bugyasan, makasugi pag nasa bahura po kami. Sayang ako at noon ay hindi pa ako nag-vlog nung nakakahuli ako ng malasugi sa ganitong ano, sa pang-skip jack na pamain. Bali ang gamit ko pong kawil ay apat na sima, apat na piraso isang pamain. Ito po, pagkasimbol. Ito yung pamain ko. Ito yung pamain ko. Ito naman yung aking ulo-ulo na may ginayat na plastic buki. Ayan. Plastic buki po ito. Ginayat ko. Ito yung ulo-ulo. Tutusok ko po ang ganyan. Tapos, ito po ang una. Ayan. Tingnan nyo na lang po yung kulay at hindi ako marunong mag-ano sa ibang kulay. Ito po yung pag
ito po yung pag-combine ng pamain combination. Ayan, kombinasyon. So ayan, tuon ko. Una ko po to, susunod ko dun sa ginayat. May ulo-ulo. Ayan. Tapos, sky blue. So ayan. Blue. Ano naman po, blue. Tapos, sky blue ulit. Sky blue ulit, sky blue. Tapos blue na naman tayo, blue. Yan po ang aking pamain sa panglulyasan. Blue. Marami po to. Sky blue. Blue, sky blue, blue, sky blue lang po ulit. Tanigi, nagkakain din pong tanigi nito. Lubyasan, tanigi, tambakol, malasugi, tuna, nagkakain po mga bibi tuna, tambakol nga. So, ayan. Ayan, tapos na po, tapos lalagay tayo ng yellow green. Yellow green. Ayan, yellow green. Sunod. Violet. May violet. Tapos sunod ay parang pink. Pula na. Ayan po. Dalawang pirasong pula. Ayan. Ayan po. Dami po. Tapos ngayon ay itatali natin ang kawil. Ito po yung gamit kong kawil. Ayan. Welding rod po to, ginawa ko. Ayan. Ginawa ko yung welding rod na yan. At ito itatali ko po. Ayan, tuhog na naman po dyan, tuhog. Ganyan. Ayan. Shoot na naman ganun. Tapos ayan. Bali, apat po na nung ano. Kailangan po kasi malaki mong kanyang bilog para makagalaw yung kawil. Bali, apat ating pag-ikot dito. Dalawa. Ayan. Tatlo. Apat, ayan po, apat, tapos balik na lang po, bali dalawang ikot siya, balik na naman natin, isa, dalawa, balik na sinulid, ayan, dalawa na, na. Tatlo. Yan. Ito po yung pang-apat. Shoot na naman. Pang-apat. Yun. Tapos lock natin. Lock. Isang lock. Shoot na naman natin dito sa butas. Tapos lock na naman natin. Isa. Shoot na naman ulit. Bali, tatlong shoot. Ayan. Diretso lock na po ito. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Sampo. Sampong lock. Sampong ikot. Ayan po. Ito po yung sa gawin ng ating pag-skip jack. Tapos yung ating kinumpinasyon na pamain ay nakuha ka ng tabok tubig sa tabok. Kaya ay atin itong
Masanin natin para makita nyo ang ganda na pamain na ito. Ito pa akong magpain sa pangdulyasan ng skipjack. Ito tubig, tumuhan ko ulit. Ayan. Ito po natin. Ganda ng siya. Kaya wiling-wili ang ano, tanili at saka ang malasig yung wiling-wili tapos ang skipjack. Ang puntot. Ano po to? Yung dalawang klase konti ng isda dito eh. Galunggong at pulang puntot. Tapos minsan pag biglang tingin blind fish dahil po dito. Ayan. Pag ano po ang kinakain yung galunggong blind fish, sigurado po ito. Tapos kahit pusit ang kinakain ito, yung kumain po 100% po sa skipjack. Subok ko na po itong pamain na ganito kalalaking pamain ko. Bali, apat ang kawil. Minsan po kasi itong dalawa na to sumasabit sa bunganga. Ayan, yung dalawa, minsan tatlo. Kapag lunok, lahat yan sabit. Kapag nalunok ng skipjack, lahat sabit yan. Kasi po, kaya stainless ang tinali ko dito. Kasi po, minsan, pag yung pihit na yung isla, nakikita siguro yung tamse. Ito, yung tapos, kapag dinawi po ito ng malasugi, hindi po mahagig yung tamsi, hindi malalagot kasi hindi ito basta-basta malagot ng malasugi or tagege. Hindi po basta-basta malagot ito kapag nahagig ng kanilang ngipin o yung pusik ng malasugi. Maliban lang po kung mag-spring ito, talagang malalagot siya pag yung ganyan-ganyan ang spring. Pero pag hindi po ito mag-spring hanggat hindi mag-spring at yung tamsi mo ay matibay ang gamit ng tamsi, palaban po ito sa malasugi. Malaking isda. Huwag lang isang da ang ilo, baka malagot na. Yung pinakamalaki ko pong nahuli sa ganito na malasugi ay nasa 50 kilos po ang laman. Tanggal na po yung ulo at saka yung buntot lamang loob. Yun po, 50 kilos po isang malaki yung nahuli. At ang pinakamaliit naman po ay ano, 15 kilos, 18, ganyan. 30, 38, 40, ano po, ang pinakamalaki yung 50 kilos ang laman. Po, mabisa po ito na pamain sa skipjack. Kahit malasugi nga, huli, kaligi. So yan po mga kumiboy, aking maibabahagi sa inyo sa pagtali at sa pagkombinasyon ng pamain. So ito po. Ano po ang gamit ko nito? Yung ano ng bullpen, yung nilalagyan ng tinta, yung lagayan ng tinta. Sinusulong ko lang po yung dulo. Dulo, pagkatapos po nasulog ng dulo at naitali mo na itong pistolet, susunogin mo na lang po ulit yung kabilang dulo pag lagunting mo. Sa susunod po, ipapakita ko yung paggawa ng ganitong pamain. Sa susunod, next video ko po, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Ayan po. Po, shout out po. Mag-shoutout po ako. Shoutout po kay Sir Danman. Maraming salamat po sa binigay mong tulong sa akin sa ano, malaking tulong po 'yon. Sana po patuloy niyo pong subaybayan ang mga video ko. Shoutout po kay Kalalay TV. Rules of Survival. Joey Balboa. Shout out po Lorinco Fishing. Shout out from Santa Cruz. Michael
Paklibar. Shoutout po June Fishing TV, Jubin Kadag, Rogelio Simbahon. Ayan, shoutout po Minardo Acosta. Shoutout din po Gurio Official Vlog, Nono Official TV, at Kaswerte po. Shoutout po kay Kaswerte. Paki-subscribe niyo po ang kanilang channel at paki-share niyo po. Ayan po. At Kabiling Family from Antique. Shoutout po sa mga taga Antique at diyan din po sa mga taga Kisi na taga Antique. Sa pangulong na Kisi, shoutout po sa inyo. Mga taga Antique po sila. Dingy Balbon, shout out. At Marcelo Barsagas, shout out po Marcelo Barsagas. At shout out din po itong Stevie Ernie Official. Ayan, Ati-ati Bain, shout out. At kay Passboy TV, paki-subscribe nyo naman po ang kanilang channel. Arnold Tick TV, Bador TV. Ayan. At saka kay Parikoy Adventure at kay Edgar Olsa Orsal Vlog. Ayan, pa-subscribe niyo po ang kanilang channel. At special po request. Pag-subscribe niyo lang po ang channel ng aking mga anak, Kulilit Vlog po ang kanilang channel ng aking mga anak. Pag-subscribe niyo naman po. Ayan po. At ito po siya. Ayan, yung kanyang ate ni Kulilit. Sila po ang dalawa doon magkasama sa kanyang channel. Dalawa po sila. Ayan. Nagkakain po ng langka. Langkang mabango. Pag umutot, amoy langka. Ayan po. Shout out po kay Kuya Elmer Sodora from USA. Shout out po kay Kuya Rick. Ah, play din kay Rick. Ah, Kuya Rick Ligaspi. Shout out po sa iyo Kuya Rick Ligaspi from US. Ayan po. Shout out din po kay Princess Dagok from Qatar. At shoutout din kay Chris Ventura, Ma'am Alma Morado. Salamat po sa pagsusuporta nyo sa vlog ng aking anak, sa channel ng aking anak. Ayan po. May kudigo kasi ako. Hindi ko kasi matandaan pag minsan ng mga ano. Ayan po. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking mga video at sa akin channel. Welcome po pala ulit sa akin channel, Kabuyboy TV. Ayan po, sana'y mag-enjoy po kayo sa panunod ng aking mga video at maraming salamat po sa lahat. Salamat po sa Diyos. Shoutout nga po pala sa lahat ng kamag-anak ko. Shoutout po sa buong Tabok. Shoutout sa buong Tabok. Buong Sablayan, shoutout po. Diyan po sa mga tricycle driver ng Barangay Ibod, shoutout po. Pasensya na, ngayon lang ako pag-shoutout. Maraming salamat sa pagsusubaybay po ninyo na sa aking mga video. At chat out din po sa mga Habal-Habal Boys diyan po sa baba ng Hanging Bridge sa may tabi ng palingki sa gilid. Ayan, ingat kayo sa pagbiyahe, sa pagdadrive. Shout out sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa amang sulok ng mundo. Makakasama nyo po ang aking mga video. Ayan, sana'y mag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Thank you for watching. Pero bago pang lahat, paki-subscribe niyo po ang channel ko at channel ng aking
anak at saka ang channel ng aking mga kasamahan dito sa Paradise Vlogger. Yan po. Salamat sa Diyos.